Undecided ka ba kung bibilin mong Q-shaft ay carbon fiber, splice shaft, or one-piece low deflection? Kung hindi ka pa decided kung anong bibilin mo, ito ang video na para sa iyo. Hello guys and welcome to my channel. Kung hindi ka pa decided kung anong shaft ang bibilin mo, ito ang swak na video para sa iyo. So sa topic natin for today, i-discuss natin kung ano ang advantages, disadvantages, at major qualities and features ng gusto mong shaft na bilhin. Whether it's carbon fiber, splices, or one piece. Modestly, nakagamit na po ako ng at least 4 na carbon fiber. So kahit papaano, may maibabahagi po akong kwento or experience regarding sa feel, sa features, o performance ng mga carbon fiber. Pangalawan, marami na rin po akong nagamit ng mga wooden splices shafts. Pag sinabing wooden splices, ito po ay shaft or plain Q-shaft ng maraming parts na kahoy na pinagdikit-dikit. So primarily, ito ang mga nagamit ko po, ang kilalang-kilalang mga wooden splice shafts ay gawa ng Predator. So, nakagamit na po ako ng Predator 314 Panther first generation, 3142, 3143. Yan po yung mga splices, yung pong C sharp 1 2 3 and yung Vantage. So, hindi ko na lang po nagamit ay yung Revo na carbon fiber. So mesh, I was able to try na rin po yung mesh na carbon fiber sa isang kaibigan, and Synergy also. Although hindi ako nagkaroon nun kasi medyo may kamahalan, very costly, pero nakagamit na po ako. So kahit papano, meron po ako may impart na idea kung ano mga patama nila. And at the same time, yung one piece, syempre andyan yung Pampanga natin, mga gawang Pampanga. And yung low deflection ni Nimrod Senisa NC2. So ginawa niya po ako ng isang low deflection din na hawig yung patama sa mga splices Q-shaft. So without much ado, let's jump into the video para maikwento ko sa inyo, maibahagi ko sa inyo ang aking observation sa mga takong nabanggit ko para makapag-decide po kayo kung anong pipiliin yung tako. So mga carbon fiber na natry ko po ay dalawang J-Flower, isang MIT, isang Conlien, natry kong tumira sa Mess Ignite and Q-Tex Energy. So Revo lang po hindi ko pa natry, ang feel, kung ano ang heat feel ng Revo. So sa heat po ay nagkakaiba-iba siya, depende din sa tip tsaka sa bolt. Generally speaking, in my own observation, mas gusto ko yung patama ng MIT Black Arrow. So it's a combination kasi of a wood, parang feel mo ay parang feel wood, ang feel niya ay parang wood, tapos carbon fiber siya. Iba kasi yung carbon fiber ay parang medyo matigas tsaka may tonky sound kasi nga durable talaga sa carbon fiber. Yung kasing Black Arrow part tsaka yung Ignite parang may feel ng wood. So yung Q-Tech maganda yung performance. So lahat sila ay smooth kasi nga carbon fiber. In terms of durability, maasahan mo yung carbon fiber kasi matigas siya and less maintenance dahil pupunasan mo lang siya ng cloth, tanggal na yung mga residue ng tisa.
So madali siyang i-maintain. And at the same time, kahit maiwan mo siya sa trunk ng kotse, kahit mainitan, less yung probability na bumaluktot o mag-warp. Pero wag niyong gagawin, syempre. Unlike yung wood, hindi ganun katibay. So in terms of deflection, para na din siyang mga 314. So konting-konting hawig yung kanyang deflection test doon sa mga splices Q-shafts. Ang hindi ko lang gusto sa carbon fiber ay hahanap-hanapin mo, lalo na kung nag-start ka sa kahoy, yung feel na alam mong paparating na yung tip mo sa puting bola o sa mother ball. Kasi sobrang dulas niya, hindi mo alam yung hagod mo, andun na pala siya. So magugulat ka na lang, tumama na siya sa mother ball. Unlike yung kahoy, may konting-konting roughness kahit naka-gloves ka. Alam mo yung speed na i-generate mo doon sa mother ball. So dahil matigas yung shaft niya, dahil carbon fiber nga siya, masarap siyang partneran ng soft or super soft na tip. Dahil nagko-compensate yung hardness ng shaft doon sa soft na tip. So kapit na kapit pag magpapatras ka or mag-spin ka or mag-i-English ka or pectus ka sa mother ball. Now dito, ang gamit ko dito ay isang 3143. Ito yung pinaka user-friendly na splice shaft ng Predator. Bakit sinabing user-friendly? Kasi pectus mo, tirang normal, hindi siya mag-squirt o hindi siya magde-deflect. Ibibigay sa iyo yung tamang pectus na gusto mo. So lalo-lalo na sa mga beginners or intermediate, kabing-kabi ang 3143. So sa heat, maaasahan mo, lalo-lalo na yung C-Shop, sa mga pektusan, sa accuracy. Sa durability-wise, medyo kailangan mo ng extra care dito. Kailangan mo ng hard case, kailangan mo ng nandun wax or wood shop wax. Pahiran mo siya para hindi siya pasukan ng moisture kasi sensitive siya since splice nga siya. So pag nagka-hairline siya or napasukan ng moisture, bubuka yung splice mo. Smoothness, depende. Kung ibabuff mo siya na ibabuff, madulas din naman ang kahoy. And sa deflection, 100% maganda ang deflection ng mga splice shaft, lalo na kung Predator. So may splice shaft din po ang ibang tako, like yung OB, Perry, may splice shaft. Ayan. Versatile ang wooden shaft dahil pwede mo siyang hagurin. Kumbaga nipisan. Kung nakakapal lang ka sa 13mm o 12.9, 12.75, gusto mo 12.5, pwede mo siyang hagurin o nipisan. Kaya lang, extra careful dahil ang mga splice shaft ay may extra coating yan. Pag yan na-damage mo, papasukin siya ng moisture. So dapat bihasa mo siya ipatira o pagawa.
So, as I have said earlier, na-mention ko po dun sa unang part ng video, bumalik nga po ako sa kahoy, and now I'm using a Vantage with a Predator SP-8 Sneaky Pit 8 points bird's eye. So, sa tingin ko magtatagal po ako dito kasi hinanap-hanap ko po yung feel ng kahoy. Sabi ko masyado ako na dudulasan doon sa carbon fiber. So, hindi ko ma-feel yung pagdating ng tip papunta sa white ball. Unlike yung kahoy, ramdam mo yung konting roughness doon sa gloves. So, I've been using Vantage for 1 month na po. Okay naman siya. Siguro dahil nakikita ko lang sila Cheska and Carlo Biado, yung idol natin yan, na yun ang ginagamit. So, I tried Vantage kung maganda yung patama ng Vantage. And di naman tayo na-disappoint. Sarap gamitin ng Vantage. So marami na rin po akong nagamit na one piece. Pag sinabing one piece, isang buo po siya. So actually one piece yung carbon, kaya lang yung material niya is carbon fiber, hindi siya wood. Yun yung ibig sabihin ng one piece, isang buo po siya. So hindi siya kamukha ng splice or by part. So one of which is yung MIT. So ito po ay mid deflection na 13mm, perfect for beginners. Nakatry na rin po ako ng Pampanga Q's. And yung susunod dito, yung NC2 or Nimrod Senisa. Ang pinagkaiba lang po, pinaturn ni Nimrod, yung dahil sa kaalaman niya, gumawa siya ng parang mini 314. Same diameter yung shaft, almost same yung patama. Hawig na hawig po, parang 314. Actually, parang mess na rin yung gawa ni Sir Nimrod. Matigas din yung kahoy niya. So, hindi po nakakakilala kay Sir Nimrod Senisa, meron po ako mga reviews videos dito sa loob ng channel ko. Please, click nyo lang po. So, ito po yung sinasabi kong NC2 shaft na ginawa ni Sir Nimrod. So, parang 314 na rin po ang patama nito. And don't just take my word for it. I try nyo rin po at para malaman nyo kung yung sinasabi ko. So, sa market po, kung makikita nyo sa online, may makikita kayong Nimrod Senisa. Parang hindi ho basta-basta bumababa yung value niya. Kung nakikita ko, mayroong pinakamababa, 7,000. May mga nagre-resale po na mga nasa 10,000 pa rin. Na mga Nimrod Senisa Q. So, quality po talaga. Maganda ang patama. Gabitan nyo ng isang magandang tip. Nako. Pwede na siyang pantapat sa mga high-end Q shafts. So, one piece po ito ni kay Nimrod Senisa. If I can remember, parang ang kinabit kong tip dito ay Predator Victory Medium. So, low maintenance din po ito kasi punas lang. Kung meron kayong flawless o alcohol, yan, pwedeng-pwede. Unlike po yung splice natin, hindi pwedeng liquid kasi baka pasukin. Kailangan doon talaga wax at buffing. Ito po pwede kasi one piece po siya. Now, to wrap up, and just to give you a full idea kung anong pipiliin yung shaft, carbon fiber ba, splice shaft, or one piece, ito yung isang table
na binasihan ko ng kanilang comparisons. Sa Heat, nanalo dito ang carbon fiber and splice shaft. So, 4 star lang ang binigay ko sa wooden one-piece shaft. Sa durability, syempre, mananalo dyan ang carbon fiber dahil matigas nga siya. Sumunod ang one-piece shaft, 3 stars lang si splice kasi prone siya na pasukin ng moisture o mas mabali kasi nga splices siya. The smoothness, panalo dyan ng carbon fiber na inayawan ko kaya hindi ko ma-feel yung dating nung tip sa bola. Sobrang dulas niya. Sumunod yung one piece dahil one piece nga siya, isang buong kahoy, medyo madulas siya. At pwede siyang gamitan ng sandpaper. Ang splice kasi medyo delikado pag ginamitan ng sandpaper kasi baka mawala yung extra coating na nagpo-protect doon sa pagkaka-banding noong splices. And sa deflection, panalo dyan yung splice shaft. So almost lahat ng splice shaft na gamit ko na, take my word for it, sinasabi ko, low deflection ang splice shaft. Well, except for some high-end carbon fiber, of course, na hindi ko pa nasubukan. Tapos, medyo nahuhuli dyan ng one piece dahil iba ang technology kasi talaga ng splices. Versatility, panalo dyan ng one piece shot kasi pwede mo siyang hagurin, pwede po siyang panipisan na wala kang aalalahanin. Pwedeng makapal, pwedeng manipis. Ayun. So, ang carbon, hindi mo siya po pwedeng isand paper dahil nako. Tapos ang buhay ng carbon fiber mo pag sinandpaper mo siya. Wag na wag mong isasandpaper ang carbon fiber. And in terms of maintenance, panalo dyan ang carbon fiber kasi alcohol lang yan, tanggal ng residue ng mga tisa. Sa one piece shop, ganun din, I gave them a 4 star dahil pupunasan mo lang siya ng alcohol or flawless liquid cleaning shaft. Sa splice, medyo mahirap kasi kailangan mo siya ng wax. Sa wax tissue, tanggal na ang dumi, tapos ibabuff mo pa kasi medyo malakit ang wax hanggang sa dumula siya. So guys, sana meron kayo nakuha idea, at least kung ano ang gusto nyong gamitin Q-shaft so far. So huwag po tayong bibili ng isang shaft o Q-shaft dahil yung tropa natin ay halos naka-wood o naka-carbon, gagaya tayo. Or nakikita natin yung mga professionals na ganun ang gamit, so baka gumanda yung tumbok natin pag ganun na din yung binili nating brand or gamit or Q-tip or whatever. So, it would still be a personal preference. So, i-feel nyo po kung anong feel nyo sa kahoy o sa carbon fiber. Baka po may mga nagtatanong sa inyo, nakasubaybay sa akin sa aking mga videos. I started from wood shaft, one piece, and then nag-ano po ako, nag-carbon, then I went back to one piece again, tapos splices Q-shaft. So, baka maitanong nyo po bakit ako nag-carbon, tapos bumalik ako sa wooden splices shaft. So, yun nga po yung sinasabi ko, akala ko maganda for me, okay? Don't just base your decisions because I said so. Kasi maaaring mali po yung aking observation o tama. Ito po ay personal experience ko lang. Kayo din po ang makaka-decide kung anong gusto nyong gamitin. So wala hong tama at mali. It would be still your personal preference. Basta happy kayo at maganda ang tumbok nyo, maganda nananalo kayo, love nyo yung tako. Yun yung pinakamagandang basis whether magde-decide kayo kung one piece, splice shafts or carbon fiber. So don't just take my word for it. Mag-research din po kayo. Kung kayo po ay beginner, kung ano yung piliin nyo, okay lang, diyan kayo masasanay. Pero kung kayo po ay naka-wood na, gusto nyo mag-carbon fiber, think twice, kasi lalo na kung mamahalin po yung bibili nating carbon fiber, ang hirap i-resell yan. Almost parang kotse po yan kasi pag lumabas na sa kasa yan, pag binenta mo, almost 20% ang mababawas doon sa original price. Okay po? Unlike kung halimbawa po, ngayon kung kayo na may naka-carbon fiber, gusto nyo i-try yung splices, okay, may mga kakilala po akong ganyan, bumalik din sa carbon. So, tinakayin lang yung splice kasi sabi daw, maganda yung patama, sabi daw, ganito. So,
think twice po. Kung ang habol nyo lang is to try and you will gamble, okay lang po yun, walang problema. Pero kung ang habol nyo ay kayo ay mag-champion sa tournament or laging manalo sa money game, whatever, or sa inyong kaibigan, ay wag na kayo magpalit kung maganda yung performance nyo dun sa hawak nyo yung tako. Pag-isipan nyo po, depende sa purpose. Ako naman po, I am a content creator. The reason why I changed queues is I wanted to help also, give advice and give inputs doon sa mga brands ng taco, sa mga variants ng taco, before you buy it doon sa local stores or sa online sellers. Again, think twice kung mamahalin po yung bibili natin para hindi po tayo magsisi kasi major drop po sa price pag hindi nyo nagustuhan. Sayang naman yung pera natin. So, isip-isip muna po tayo bago tayo bumili. Okay, please comment below if you want to say something. And please don't forget to subscribe, yung mga hindi pa nakaka-subscribe. Like and share. So, thank you so much and good luck sa pagpili ng inyong shaft na gagamitin. And more power sa inyong billiard career.